Welcome back. So mag-budget tayo. Kasama niyo pa rin ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. At ako naman po ang inyong madiscarding mompreneur, Mamo Tintin Bersola Babaw. Napapanood niyo rin kami sa 1PH Signal TV, 1PH Facebook and YouTube channels. Bago maging isang full-time visual artist, nagtrabaho sa isang media company bilang graphic and layout artist ang ating panauhin ngayong umaga. Dahil sa kondisyon sa kanyang mata, kinailangan niyang huminto sa trabaho at bawasan ang exposure sa computer radiation. Dahil dito napagtuunan niya ng pansin ang kanyang painting skills na kinalaunan ay kanyang naging bread and butter. Grabe, ang galing. Nako, para ibahagi naging sa atin blessing. Ang inspiring kwento kung paano niya ginawa ang mga obra. Let us welcome to the show, Boholano visual artist, Elvin Vitor. Hi, Elvin. Hi, Elvin. Hello po, Ma'am Christine. Thank you so much for having me this morning. Galing. Handa na kami ma-inspire ngayong umaga. Kwento mo muna sa amin ang yung kwento tungkol dito sa nagva-viral na painting mo na hyper-realism. Sino tong nasa painting na ito? May matanda pa sa painting? Yung painting ko po, ma'am, is entitled Handuro sa Bulawanong Damgo, which means like you are anticipating your golden dream. As an artist po kasi, yung dream po is to have a legacy in your name as an artist and to produce your identity. Kasi pag nagpipinta yung artist, you must show your identity. Kasi it is like an extension of your soul. And then you put it into a two-dimensional or three-dimensional surface. Kaya yung painting ko po niyan is from my identity po as a Boholano artist. And then portrait yung pininta ko po, ma'am, to have a dynamic focus po sa facial expression ng tao. And then yung model ko niyan is isang farmer or isang parang construction worker dito po sa amin. And then I was so inspired by his life kasi every time na hardworking kasi po siya, ma'am, so hardworking po siya na tao. And then every time nagtatrabaho siya, nakikita ko pa rin yung joy tsaka genuine happiness. Wow. So I was so inspired. And then kaya pinita ko siya as my model. And then kaya merong mga gold leaf sa kanyang face. It is like kasi yung kanyang buhay is he is just aiming to get to survive. To survive. And then, as an artist also po, ma'am, it reflects my identity as an artist that I must give a legacy in my name as while living. Kasi artist is like a lifetime career, a full-time career. And then, it is a path na tinahak mo sa iyong buhay. Kaya, I was dreaming the golden dream in my life. The golden dream in life kasi as an artist is to have a legacy while living. Galing. And sobrang ganda niya. You were saying. That was exhibited po, ma'am, sa Indonesia, Borobudur, Indonesia. And then, na-feature po yan sa news sa Indonesia last time. That was bought by my collector, Mr. Kwan, Italian collector. Italian collector, congrats ha. Nakaka-proud Italian. Ka naman. Italian ang kumuha, congrats. Ang galing-galing. Congrats ha. Thank you po. Magkano mo nabenta? Magkano nabenta yung pyesa yun? Nabenta po siya, sir. 6 digits po. Wow, ang galing. Congrats. Oh, malaki kasi. Anong size nun? 4x5 yan. Mga 58x72 inches po. 5x6. 5x6. Mas malaki pa. Ang galing naman. Ang galing. Wow. Then, I included po mga Boholano elements in the painting po. So, meron po siyang mga maliliit na mga tarsier sa beard. So sa beard, makikita po yung mga maliliit na mga tarsier. Oo nga, yun o. Then yung banknote ng Filipino, ng Boholano note is inilagay ko din. Yung guerrilla note during the war. Amazing. Elvin, gaano ka... Makikita na to sa museum, chinks. Elvin, gaano katagal mo ginawa to? Almost mga 5 months po, Sir Chinky. Tagal din. Ano to, commissioned work? Hindi. Hindi, no? Kasi hindi ikaw may kilala sa farmer. Sariling ano ko lang. Yung obra. May ka-series ba to? May ka-series o is nag-iisa? Ngayon po, ma'am, preparing po ako for a series kasi malalaki yung mga painting na pinipepare ko. After sa
Marvel na clients ko, mga Marvel na mga ginagawa ko, ano, yun na yung gagawin ko, yung mga big canvas na. Kasi ngayon po, napapaitin po ako sa studio, pinapalaki po yung studio ko, tapos lilipat na ako doon, tapos yun, gagawa ko ng malalaking mga painting para exhibit ng atin. Taray, Marvel, nabanggit na rin niya yung Marvel, Chinky, ipakita mo na yung Marvel na yan. Ay, yung mga Marvel po is like, isa po siyang collectible cards, which is para siyang NBA cards na collectible siya sa mga collectors. Para po siyang mga ganito, maliliit po siya. Ito sa Guardians of the Galaxy. Ito si Ant-Man. So, yan. Yung mga, and then, ano, marami po yung ginawa nating mga cards. And then, thankful po tayo kay Sir Jeff Benitez na napasama po tayo sa Marvel. Sa, sa artist, Marvel artist po. And then, as a Boholano, it's my privilege na ma-share ko din yung art piece ko sa international audience po. Wow! Eh, magkano bentahan yan? Yung Marvel cards na yan? Per piece? Yung ganito po, ma'am, na per piece, if artist proof or AP, it ranges from $80 to $100 each. And then, so pag, pag binenta yan, siguro nasa ano yan, at least mga 10,000 each, right? Mga 5 to 10, sir. Depending on the design. Oo, 5 to 10,000 per ano, per piece. Ang galing-galing. Thank you so much, sir. Gano'ng katagal mo namang ginagawa yung mga cards na yan? Pag masyadong mabusisi, sir, ginagawa ko siya ng mga almost a day. Pero pag masyadong mga portrait lang, yung mga wala masyadong mga design, nakakagawa po ako ng mga 4 to 5 cards a day. Wow! At pwede rin magpa-commission sa'yo. Nabawa, family of 4, family of 5. Sila yung nasa maliliit na yon na cards. Pwede po. Pwede po, ma'am. Kasi meron din po akong collector dito sa Bohol. Mga cards din. Pero yung pinapapinta niya is hindi yung mga superhero, kundi yung mga Boholano heroes. Ay, ang ganda! Boholano heroes! What a great idea! Ayan, si Aquaman ito eh. So, syempre, depende, usapan na lang kung magkano, no? Or safe, more or less. Yun po yung mga ranges usually sa cards. Ah, yun ang price range. Okay. Pero po, sige, pero? Pero pumapalo po yung mga cards, yung mga sikat na mga card artists, pumapalo sa hanggang mga 25,000 pesos to 50,000. Per card. Per card. Galing, Grabe, hyper-realist. O, punta muna tayo sa ano, sa personal life mo muna. Personal life, Chinky, bago yung bakit siya umalis sa trabaho. Unahin natin yung personal life. May asawa ka na ba? Ano po, ma'am? Wala pa po. Focus pa po ako sa career. Available galing, guys. Galing. May girlfriend. Meron po sa nasa Europe. OFW? Yung parang upper. Yung upper, ano po yun? Yung parang upper. Yung parang... Ano yung upper? Oo. Yung anong tawag doon? Parang... Baka exchange. Alien. Hindi, yung parang nag-aaral. Exchange student. Exchange student pala. Okay, sige. O, kano, Chinks? Tungkol sa ito work. Ito naman. Eh, syempre naman, gaano ka nakatagal nagpipinta? I started painting po, sir, since 2013. Oo, 2013. Sino nagturo sa'yo? I studied fine arts po, sir. Ayun pala, talaga palang magaling. Fine arts ang course. Sige. Naghahanap na paint ng arts. Kasi Itong pinipaint mo na ito, itong image na yan, ayan, mga I think 2x3 yan. Mga magkano yan na nabenta mo? Yung ganyan, sir, nasa ranges to 65,000. 65,000. 24 by 36 inches. Yeah, 2x3 yan, no? Na ano, pero gallery price na yan, 'di ba? Gallery price na yan. Yung 65. Artist price ko po, sir. Ah, artist price. Wow. Okay. So nagpe-paint din pala siya ng mga ano, ha? Mga tinatawag nating yung sa ano, yung parang sa scenery. Yan. Landscape, ano, sunrise. Pero ang talent mo talaga, sayang eh hyperrealism, yung figurative. Kasi hirap gawin ng figurative, grabe, mata, yung lines ng face, yung expression, even yung ngipin, ang hirap gawin ng ngipin, ha? Kasi pag tinatanong namin mga artist, mahirap gawin yung ngipin, pero ang galing ng pagkakagawa mo. O pati kabayo, kahit ano, kaya mo. Isda. Sinong inspirasyon mo?
Yung inspiration ko po as an artist, Sir Chinky, is I was just parang thankful po ako sa Panginoon kay because I was just a steward sa gift na binigay ng Panginoon sa akin kasi I believe na yung artist po is like an ambassador of our Creator. We are just giving the gift that the Creator that gave to us when we are born. So kaya I was inspired by the Lord that He gave me this this gift. That's why I must cultivate and then I must develop this gift and then. Galing. Inspiration po kasi as an artist, marami po. Pwede sa music, pwede po sa ano sa nature, pwede po sa scenery, pwede po sa tao. Kaya paminsan-minsan din po, nagta-travel po ako outside the country para ma-explore po yung kultura ng iba't ibang bansa. And then, magkaroon po tayo ng wide idea and wide concept po para sa ating obra. Yes. But is there any artist that who inspires you, artist? Siguro, pag dito sa Pilipinas, obvious na po natin na yung talagang idolo po natin or yung hinahangaan natin is si Maestro Luna, you're the greatest artist of the Filipino history. So, yung talagang inspirasyon. Pero sa in the modern times, marami pong mga inspiration na nami-meet natin sa Instagram, sa mga modern artists. So, marami po. And then, lalo na sa mga dito sa Cebu, na sila Sir Orly Ipon, sila Sir June, sila Sir Romulo Galicano. Yun po yung mga... Magaling mga yan. Magaling din ang mga artists. Kaya Orly, yun yung isa sa mga hinahangaan natin, sila Sir Ronilo Abayan. Yeah. Okay. O ito na, paano? Yung kaibigan natin na si Nestor. Yung kaibigan natin si Nestor. Ah, Nestor Abayan. Oh, tsaka si Emil. Yun din yung mga si modern Emil, na mga hinahangaan natin. Pare-pareho kayo ng style eh. Hyperrealism. Yeah. Sige, paano ka na makukontak ng mga tao? Like, ay, teka, tanong ko lang bago makontak, Chinks. Briefly lang, kasi nga tumigil ka, di ba, sa yung regular job bilang graphic artist dahil sa mata mo, no? Dahil lagay lang yung mata. Kumusta na yung mata mo ngayon? Okay na? Hindi pa po, ma'am. Ako ng contact lens. Kasi yung grado ko po ng mata, ma'am, is 1,700. Yung peak, yung kabila, tsaka yung kabila naman is 1,500. Wow! So, legally blind na yan. Oo, sobrang taas. Yan ang ano mo, mata, di ba? Bilang isang pintor. Gusto ko nga mag-apply ng PWD yung cards. Para pwede. Maka-discount. Hindi pa ba madadaan sa laser yan? Hindi madadaan sa laser? Yung laser. Hindi ba pa yung laser mata mo? Medyo natatakot pa kasi ako, ma'am. Kasi last time, meron pa kaming kasamahan na meron nagpa-laser. After mga 50 years nabulag na siya eh. So parang gusto ko after 50 years? Ilang taon na ba siya ngayon? Hindi, pagka 50 years niya yun, parang nabulag na siya. 50 years old lang siya, you mean 50 plus lang. Nabulag na, baka na maiba kasi kanya-kanya naman condition niya, 'di ba? Pero i-consider mo rin kasi 'di ba, Chinks, mayroon kilala rin ako, after i-laser, aliwanag na eh, ang ganda na ng paningin niya. Oo, anyway, patingin ka na lang sa doktor para, 'di ba, malaman yung condition ng mata mo and what's the best para diyan. Pero sa tingin mo ba naging blessing in disguise ito? Itong nangyari sa mata mo, kailangan mo mag-quit at eto ka na ngayon, na-pursue mo na isang mong passion and galing. Siguro po, it's a blessing na nagkaroon ako ng disability kasi without this disability, hindi ako makakapagpinta, hindi ako mahilig ng mga kulay, mga ganun. Blessing in disguise. Yeah. Chinks. Paano na makukontakt si Elvin? Share na yun ang iyong Facebook at saka numero. Thank you so much sa lahat ng mga viewers natin, viewers nila Sir Chinky and then ni Ma'am Christine and then sa 1PH. Salamat po sa pagsuporta niyo sa kanilang show. And then if you wanted to support me also, you can contact me sa Facebook. Meron pa tayong page na Elvin PB Art Studio, tsaka sa Instagram, Elvin PB Art Studio pa rin. Sa TikTok, Elvin PB Art Studio, tsaka sa YouTube, Elvin PB Art Studio pa rin. And then sa WhatsApp, you can contact me 0945-199-5368 po. Okay, thank you very much, Elvin. Mabuhay ka. Thank you, Elvin. Thank you so much po, Sir Chinky, and then Ma'am Christine, sa opportunity. Yes. God bless you more. Salamat. God bless you too. Ang galing. Mabuhay.
Ah, ito na, mga wish, mga wishes granted na para sa araw na ito. Diretso na natin, Mamu. Oo, ito na ang first wish.